It's ngernTV! Hello, troopers! Hope everyone's doing well out there. Today is another day of translation. I thought I'd translate some of these Pilipino social media videos so that, you know, I can help our fellow Americans understand us better. You know what I mean? So, this one is the story of a vigilante, a modern-day vigilante by the name of Dr. Yumol, a practicing doctor who experienced oppression from their local government down there in Lamitan, Dapitan, where he lives. This video was apparently posted by Dr. Yumol himself concerning his situation wherein he was experiencing some kind of oppression from the mayor and the vice mayor of Lamitan. Panorin natin to, mga katropa. Shocking! Ako po ay pinanganak at lumaki sa Basilan. Ako po ay lumalaban sa faction at gasabayan namin sa Lamitan City, sa Basilan. Kung mapapansin nyo, medyo mapulay yung mata ko ngayon kasi sa totoo lang po, hindi po ako nakatulog ng maayos kagabi kasi pinag-isipan ko po talaga kung gagawin ko tong video na to. Okay, so start po tayo. Sino po ba ang tinutukoy ko dito? Ipa-flash ko po sa video na ito. Ang picture ho ng mag-asawang mayor at vice mayor, Furigay. Ang mayor po ngayon namin ay yung baba. Just for an update, mga katropa, no? Itong si Dr. Yumol, only yesterday yata yun, pinatay niya, binaril niya yung tatlong tao kasama itong yung babaeng nakapula na kasama ni Lenny Robredo na yan. Yan ang dating mayor ng Lamitan. Rose Purigay yata. Mukhang ano, malaking tao at very influential. At pakinggan nyo na lang. Ay po, si Rose Purigay. Mayor po namin siya for 3 terms or 9 years. Ang asawa po niya ay vice mayor. Nagpapalitan lang po sila. So for almost 18 years sila pong mag-asawa ang nakaupo sa bayan namin sa Lamitan City. Sila po ay mga liberal party. Oh, mga partido po ito ni Lenny Robredo. Liberal party? Magmula nung pumasok sa politika yung mga yan, yan po talaga ay mga liberal party. Kaya lang po nung nanalo si Pangulong Duterte at nangampanya laban sa... nakakapagtaka, bigla silang naging PDP. Yung partido ni Pangulong Duterte. Isa pa sa mga pinakamalalaking koneksyon nitong mag-asawang Furigay na to ay ang mismong Vice President natin si Lenny Robredo. Makikita ninyo sa mga pictures ang ilang beses na pagpunta doon ni Vice President Lenny Robredo. Not to mention po na si Vice President Lenny Robredo ang chairman ng Liberal Party kung saan very loyal ang mag-asawang Furigay na yan. So, paano naman po natin matatapos ang laban ng... So, paano raw po natin tatapusin ang korupsyon kung ganyan? Ano naman po natin matatapos ang laban ng korupsyon, ang laban ng... Kung yung mga high-ranking government officials na kagaya ng mga to, ang kaalyado nitong mga lords na to. So, isip-isip po tayo ng maigi, no? Kasi, ako po... Okay, ang claim nitong si Dr. Yumol ay mukhang itong mga ito ay mga drug lords.
Sabi po nila, ito daw po ay political lang daw po, politically motivated. Paano po ito naging politically motivated? Isa po akong private na citizen. Never po ako nanungkulan sa gobyerno. Hindi po ako tumatakbo kahit sa anong posisyon sa lugar namin. Paano po ito? So, although ito pong issue na to ay tungkol sa politics, ito po si Dr. Yumol ay wala siyang political motivation. Ibig sabihin, wala naman siyang desire na maging government employee. Ang sa kanya lang, gusto niyang ma-stop ang korupsyon. Naging politically motivated. Ito po ay paglalahad ko ng katotohanan para makita ng taong... So, hindi po siya politically motivated. Although, ang issue is about politics. Bayan ng mga nagbubulag-bulagan sa binoboto nila sa parating na Mayo kung saan tatakbo ang mayor namin na si Roderick Furigay, tatakbo si Lenny Robredo, tatakbo si Greco Belhica. Gusto ko makita ng taong bayan kung gaano kalalim ang isunod ganito, na ganito ka mga lalaking mga opisyal, including mga tao na nasa Senate media, ay nagiging protektor nitong mag-asawang Furigay na to ng Lamitan City sa Basilan. Wala po akong nabe-benefit sa ginagawa kong ito. In fact, nasisira po ang buhay ko bilang isang doktor. Kaya lang po, kailangan ko pong bilang isang doktor, bilang isang Pilipino, kailangan ko pong gamutin ang sakit ng lipunan na ito dahil ito po ay sinisira ang bayan ko. Ito pong droga na to, ang dami pong na nangyayari sa Lamitan, Basilan, kung saan wala pong nakukuhang hustisya ang mga tao dahil po sa pamamuno ng mga kasawang Furigay na to na pinagtatakpan at pinoproteksyonan yung mga tao nila, naging abogado at maraming sa bayan namin. So may access po sila dahil po yung si Police Major Benasing na pangasawa po niyan, yung pinsan po o pinsan pong buo ni... So mga katropa, itong video na pinapakita ko sa inyo, no, mukhang incomplete to, edited, pero this is good enough para maintindihan ninyo kung ano ang issue tungkol dito sa pagpatay na to. Mayor Rose Purigay, kaya po namamanipulan nitong mga pulis na to yung mga result. Isa pa pong connection nila ay ito pong si Police Mark Glenn Caltino na taga Baguio, no? Ito po ay isang PNPA-er na napangasawa naman ang pamangkin nito ni Vice Mayor Roderick Furigay na si Era May Hufana. Ito po yung mga connection nila sa PNP, mga official po ito, no? Mga kapitan, police major at iba pa. At marami din po silang mga kasangkapan ng mga barangay officials at mga konsehal sa bayan namin. At isa pa pong, ito pong picture na papakita ko sa inyo, yan kasama ni Vice Mayor Roderick Furigay at saka ni Mayor. Ito pong si General Reyeg ng Philippine Army. He is a 2-star general, kung hindi ako nagkakamali, 2-star general na ito ng Army. Napakatagal nito na nanungkulan sa Basilan, pero napakalapit po ng puso nito sa mayor namin. Kaya hindi po nakakapagtaka na nalilinis yung pangalan nila pagdating sa mga listahan na ganito. Ginagawa ko pa din po ito bilang obligasyon ko sa bayan, obligasyon ko sa aking mga kababayan sa Lamitan, na sana ay maliwanagan kayo. The guy is a patriot in all its sense. Sa kung sino yung iboboto ninyo at anong klaseng tao si Roderick Furigay, na kung pati sa PNP meron siyang record na top 10 na lord siya sa buong Basilan. So sa buong Mindanao, no? So sana makita ninyo at maliwanagan kayo. At magdasal ninyo ako at sana sa pagbaba ni Pangulong Duterte, mabigyan ng linaw kung ano ang mga nangyayari na ito. Kasi po, nakalimutan ko nga pala, meron pong sulat na nanggaling dito kay... So this guy, Mr. Or Dr. Yumol, mga katropa, is a vigilante. So, thank you Mr. Greco Belgica for turning this guy into a vigilante. Kasalanan mo yan. Papakita ko sa inyo. Meron pong dokumento na nakuha ko po nang galing kay General Marnie Marcos.
Okay, so nakalagay po sa dokumento na to na on June na ang PNP DEG ay hindi po sila nag-i-issue ng clearance. Wala po silang obligasyon na mag-issue ng clearance. So yun pong clearance na pinakita ng mag-asawang Purigay ay gawa-gawa lamang ng mga tiwaling opisyal. Itong si Police Colonel Crystal Cainong, lalaki po ito, na ngayon ay nasa CIDG sa Krame. Nakakalungkot na walang investigasyong nangyari dito tungkol dito sa pag-i-issue ng clearance sa mga tips na to. No? So yan po yung sinasabi ko sa inyo. May mga high-ranking officials po dyan na pinagtatakpan ang kalokohan. So mukhang edited nga itong video na to, no? Pero makukuha nyo na kung ano yung sinasabi ni Dr. Yumol. Kuhan ng mag-asawang Purigay na to. At so bakit niya ito ginawa? Probably dahil mason siya. Binayaran siguro siya, hindi ko maintindihan. Pero nananawagan ako sa Freemasonry, sana suriin ninyong maigi yung hanay ninyo dyan sa Basilan. At wag niyo... That is so funny! Inyong itolerate itong si Roderick Furigay na manatili sa grupo ninyo, knowing na ganito nga siya, Lord siya sa buong Mindanao. Okay, so maraming salamat po sa inyo at mabuhay po tayong lahat at mahalin po natin ang Pilipinas. Mga kababayan, ulitin ko po, maraming salamat po at ipagdasal niyo po sana ako dahil malaking dagok po sa buhay ko itong ginagawa ko. Pero ito po ay ginagawa ko para sa kinabukasan ng mga kababayan natin, kinabukasan ng mga anak natin at ng ating mga susunod na henerasyon. Sabi nga po nila, the pen is mightier than a sword. So, sana po mapag-usapan ninyo at maipalaganap ang impormasyon na kung saan ilang mga opisyal sa Krame, sa PNP Krame, high-ranking government officials na hanggang Maguindanao ay sangkot sa... So, yan po ang istorya ni Dr. Yumol. Masusundan niyo po ang kanyang istorya dahil a few years back ay naging issue na yan at hinawakan niya ni Maharlika, yung nandito sa LA. Hinawakan ni Maharlika yan. Doon ko nga na pag-alaman niyang tungkol kay Dr. Yumol. At ang laking surpresa ko, nung marinig ko na meron siyang pinatay doon sa harapan mismo ng eskwelahan, ewan ko kung habang graduation yon or whatever, pero pinatay niya in how do you say it, in cold blood and right in front of everyone. Tatlong tao pinatay niya para dito sa issue na to. He's a real I don't know how you'd say it, a patriot of some kind or a vigilante for sure. So there you go, troopers. The story of a real vigilante. Call him a hero or call him a criminal. Sometimes there is a fine line between the two. So what do you think, troopers? Is there wisdom in taking the law into your own hands? What's your opinion? Write down your comments down below and I'll be happy to read it. Thanks a lot. Like and subscribe. Thank you. Don't forget to click on the notification bell. Thank you again for watching. Please support our channel by liking, subscribing now. It's free. Yeah, mga katropa, hanggang dito na lang. Like, share, and subscribe. Thank you!